Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroon ng mga nakolektang ebidensya na maaaring maging patunay na buhay pa nga ang mga Titanoboa na siyang pinakamalaking uri ng ahas sa kasaysayan ng ating planeta? Kaya mula sa dambuhalang sawa na nadiskubre sa isla ng Borneo hanggang sa sawa na umaabot sa 50 talampakan ng haba ay ito ang 10 patunay na buhay pa nga ang Titanoboa. At kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Nabwa Snake. Ang fossil ng nilalang na kung tawagin ay Titanoboa ay unang nadiskubre ng mga scientist sa Carajon Coal Mine sa bansang Colombia taong 2009, kung saan matapos nila itong pag-aralan ay natuklasan nila na umaabot ang haba nito sa 42 talampakan at timbang na 1 tonelada na siyang naging dahilan para makuha nito ang titulo sa pagiging pinakamalaking uri ng ahas sa kasaysayan ng ating planeta. Kagaya ng ibang mga boa ay constrictor din ang Titanoboa, kung saan ginagamit nila ang kanilang malaking sukat para paluputan at sakalin ang kanilang mga mabibiktima. Pero kagaya din ng ibang ahas ay hindi naging hadlang ang dambuhalang pangangatawan ng ahas na ito para makayanan niyang magbalat kayo, kung saan sa kulay nito na pinaghalong brown at green ay hindi may tatangging madali lamang itong makakapag-camouflage sa ating kagubatan. Kung kaya't madalas ay hindi raw napapansin ng mga hayop ang nasabing nilalang. Ang mga Titanoboa ay naninirahan sa ating planeta lampas 60 milyong taon ng nakararaan sa panahong tinatawag na Paleocene Epoch. Pero kahit na maraming mga eksperto nang nagsasabi na extinct at wala na ang hayop nito, ay meron pa ring mga nakalap na patunay na posibleng maging ebidensya na buhay pa ang Titanoboa. At ang isa na rito ay ang dambuhalang ahas na ito na natuklasan sa isla ng Borneo sa bansang Malaysia, kung saan ayon sa mga residente ay tinatawag nila ang ahas na nabaw na umaabot daw ang sukat sa 30 metro o halos 100 talampakan, habang ang ulo naman ito ay mistulang isang dragon na siyang naging dahilan para marami ang matakot dito. Ang isa sa mga patunay na ibinigay ng mga tiga Borneo sa mga eksperto patungkol sa ahas na nabaw ay ang nakuha ng larawan sa kanilang isla, kung saan makikita ang ahas na lumalangoy sa ilog na agad namang kinontra ng mga eksperto na nagsabi na hindi totoo ang larawan, at kung totoo man daw ito ay umaabot lamang sa 2 metro ang sukat ng ahas sa litrato, kung kaya't malabong ito raw ang sinasabing nabaw na nanirahan sa Borneo. Pero maraming mga tao pa rin ang nagsasabi na posibleng anak lamang daw ito ng nasabing nilalang na maaaring malapit na angkan ng Titanoboa na siyang pinakamalaking sawa sa kasaysayan ng ating planeta. Number 9, Congolese Serpent. Noong 1959 ay naatasan ng kolonel na si Remy Van Lierde na pumunta sa bansang Congo, kung saan nadestino siya sa rehiyon ng Katanga sa bansang ito, na hindi niya inaasahang babago sa pananaw niya sa mga nilalang na naninirahan sa ating mundo. Sa kadila ng isang hapon sa kanyang pagtatrabaho habang sakay-sakay ng isang Alyote 02 helicopter para sa isang reconnaissance mission, ay may napansin daw ang grupo nila Colonel Remy na isang dambuhalang nilalang na gumagalaw sa kagubatan, na dahil kumuha sa kanilang atensyon ay agad nila itong nilapitan. Nang matanaw na mula sa kalangitan ang kabuuan ng hayop, ay sinasabing umabot raw ang sukat nito sa lampas 50 talampakan na siyang naging dahilan para makuha nito ang titulo sa pagiging pinakamalaking ahas na nadokumento sa ating kasaysayan, kung saan ayon sa sanaysay ni Colonel ay meron daw itong maitim na berdeng kulay na hindi na nila masyado pang napagmasdan dahil sa noong lapitan nilang nilalang ay nagtangka raw itong umatake sa kanila, kung kaya't may nabuti na lamang nilang lumayo sa lugar sa takot na malagay pa sila nito sa peligro. Pero mabuti na lamang at naging mautak si Remy, kung saan nagawa niya pang kuhanan ng larawan ng ahas. Kung totoo man ang description ng kolonel at ng kanyang mga kasamahan, sa nakasalubong nilang dambuhalang ahas ay siguradong maaagaw nito ang titulo sa kasalukuyang pinakamalaking ahas sa ating planeta. At ito ay ang 25 feet at 300 pounds na reticulated python na nadiskubre sa isang isla sa bansang Indonesia noon pang 1912.
Pero dahil sa hindi sapat para sa mga eksperto ang isang larawan ng dambuhalang ahas na ito, para masabing ito nga ay totoo ay kasalukuyang pinagdedebatihan pa rin kung papaniwalaan nga ba ang nakasalubong ng kolonel sa kagubatan ng Congo. Number 8, dambuhalang balat. Buwan ng Agosto, taong 2016, sa estado ng Maine sa bansang Amerika, ay mayroong nadiskubre sa isang kagubatan ng mga residente ng bayan ng Westbrook na talaga namang gumulat sa kanila. At ito ay ang dambuhalang balat ng isang sawa na matapos nilang sukatin ay umaabot raw sa 11 talampakan ng haba. At dahil sa nadiskubre nila ang balat na ito malapit sa isang ilog, ay agad na napagdesisyonan ng mga otoridad na ipasara sa publiko ang lugar sa takot na mayroon ngang dambuhalang sawa na naninirahan dito na posibleng maka-atake at makapanakit pa sa mga tao. Ayon sa mga residente na naninirahan malapit sa lugar kung saan natagpuan ang dambuhalang balat ng sawa, ay madalas raw silang nakakakita ng dambuhalang ahas sa kanilang lugar na siyang naging daylan para pangalanan na nila itong Wesi na nagmula sa bayan ng Westbrook kung saan sinasabing unang nagpakita ang ahas. Ayon sa mga eksperto na kasalukuyang nag-aaral sa natagpuang balat ng sawa, ay posible raw na kasalukuyan ng umaabot sa sukat na 18 talampakan ng hayop na nag-iwan nito. Nasa kasamang palad ay hindi nila matukoy kung ano ang uri. Dulot na maski pa ang itsura nito ay hindi pa tuluyang nakikita ng kahit na sino. Number 7, higanteng sawa sa Russia. Merong kumalat na balita sa ating social media mula sa siyudad ng Samara sa bansang Russia noong taong 2014 patungkol sa isang dambuhalang sawa na gumagala-gala raw sa lugar. Kung saan ang isang patunay sa nilalang na ito ay ang nakuha ng video kung saan makikita ang isang higanteng ahas na gumagapang sa tuktok ng isang apartment na talaga namang gumulat sa mga taong nakapanood nito. Pero ayon sa mga eksperto ay mataas raw ang posibilidad na gawa-gawa lamang ang video na ito. Pero kontra naman ng mga residente na naninirahan sa syudad ay totoo raw ang nasabing dambuhalang ahas na nagawa ring magpakita sa kanilang mga tirahan. Dahil sa magkaibang mga opinyon patungkol sa nasabing nilalang ay kasalukuyang pinagdedebatihan pa rin ng mga tao kung totoo ito na kung sakali mang mapatunayan ay posibleng maging daylan para masabing meron pa ngang mga Titan o Boa na naninirahan sa ating mundo. Number 6, ahas sa ilalim ng tulay. Taong 2016 ay merong kumalat na video sa social media na talaga namang gumulat sa masa. At ito ay ang video na ito na nakuhanan sa Big Cypress National Preserve sa Florida ng Bansang Amerika kung saan makikita ang isang dambuhalang sawa na lumalangoy sa tubig ng isang ilog. Matapos ang pag-aaral sa video ng ating mga eksperto, ay napag-alaman nila na peke at gawa-gawa lamang ito kung saan hindi raw totoo ang makikitang higanteng ahas dito. At para matuldukan na ang pagtatalo patungkol sa katotohanan ng nasabing video, ay nag-imbestiga ang mga tauhan ng National Preserve kung meron nga ba talagang dambuhalang sawa na naninirahan sa lugar na ito. At dahil sa ang natuklasan nilang pinakamalaking sawa sa lugar ay umaabot lamang sa 16 na talampakan, ay imposibleng meron daw ganito kalaking ahas sa lugar na may ilan pa rin mga nagsasabi na nagtatago lamang kung kaya't hindi pa ito natutuklasan. Number 5, ang tinatago ng masukal na Amazon. Dumako naman tayo sa ilog ng Amazon na nasa parte ng bansang Brazil kung saan merong kumalat na video na nakuhanan sa lugar na ito na labis na gumulat sa publiko sa kadila ng makikita sa video na ito ang isang dambuhalang sawa na nakahiga lamang sa putikan sa gilid ng ilog na ayon sa pagsusuri ng mga eksperto ay umaabot daw ang sukat sa lampas 40 metro na sadyang mas malaki pa kumpara sa mga anaconda na naninirahan sa lugar na ito na umaabot lamang ang timbang sa lampas 200 kilo at haba na 16 na talampakan. Kung kaya't agad na inimbestigahan ng mga eksperto kung totoo nga ba ito. Ang kanilang natuklasan sa pagsusuri sa video ay ang kakaibang hugis ng ulo ng sawa na nakuhanan sa video kung saan kumpara sa ibang ahas na mayroong bilugang bungo ay mayroon itong ulo na kagaya sa mga buwaya na mayroong patulis ng uso. Dahil sa napag-alaman na hindi nga gawa-gawa lamang ang video
ay kasalukuyang inaalam pa ng mga eksperto kung anong uri ng ahas ang ipinapakita rito. Sa kadila ng kahit na meron itong sukat na kagaya sa mga Titanoboa, ay posibleng isa pa rin itong bagong uri ng sawa na hindi pa natutuklasan kailanman sa ating planeta. Number 4, Naga. Ang estado ng Uttarakhand sa bansang India ay kilala sa pagkakaroon ng maraming mga sawa kung saan iba-ibang mga uri ng ahas ang makikita rito, kagaya na lamang ng cobra, python at iba pa na sinasabing nagdudulot din para kumonti na lamang ang mga nahuhuling isda ng mga mangisda. Pero kamakailan lang ay mas lalong bumabaraw ang populasyon ng mga hayop sa lugar nito. Nalabis na lamang na bumahala sa mga eksperto kung kaya't agad silang nagsimulang mag-imbestiga para malaman ang dahilan sa pagkawala dito ng mga nilalang at ang kanilang natuklasan ay talaga namang gumulat sa lahat ng tao. Sa kadahilan ng meron silang nakasalubong na isang dambuhalang nilalang na naninirahan sa katubigan ng lugar na parang isang dambuhalang ahas na kaya raw umabot ang sukat sa lampas 50 talampakan kung kaya't marami ang naniwala na isa itong naga na ayon sa kanilang mitolohiya ay isang uri ng higante at sagradong nilalang na matagal lang sinasamba ng bansang India. Pero dahil sa hindi patuluyang nakukuhanan ng larawan ng nasabing hayop ay kasalukuyang pinagdedebatihan pa rin kung ano nga ba talaga ito na hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigang sagot ng kahit na sino. Number 3, Dambuhalang Sawa sa Mitolohiya. Kung sa mga higanteng ahas lamang sa mitolohiya ang ating pag-uusapan, ay gusto kong ipaalam sa iyo na marami sa mga mitolohiya ng iba't ibang sibilisasyon ang mayroong ganitong uri ng nilalang na ayon sa mga eksperto ay posibleng nakuha raw ang idea ng mga sinuunang tao mula sa Titanoboa na siyang pinakamalaking sawa sa kasaysayan ng ating planeta. Ang ilan sa mga dambuhalang sawa na ito ayon sa mitolohiya ay ang mga mahahabang dragon at white serpent na sinasabing umaabot sa 300 talampakan ng haba sa bansang China, habang kilala naman sa Persia ang tinatawag na Azidahaka na isang higanteng king cobra na kayang kainin ng buo ang isang baka. Ang isa pang sikat na dambuhalang ahas sa mitolohiya ay ang matatalakay sa Norse mythology na si Jormungandr na isang dambuhalang sawa na sinasabing pumapalibot sa ating planeta habang kagat-kagat ang kanyang buntot na nagpapakita lamang kung gaano kalaki ang sukat niya kung kaya't maski pa ang Diyos ng kidlat na si Thor ay hindi siya nagawang matalo dulot na kapag namatay din daw si Jormungandr ay masisira na ang ating mundo. Number 2, Giant Snake Rock. Bisitahin naman natin ang lugar na ito na kung tawagin ay Naka Cave sa bansang Thailand na kasalukuyang kinalalagyan ng nakakagulat na bato na kung tawagin ng mga tao ay Giant Snake Rock na sa unang tingin pa lamang ay agad mo nang mapapansin na mayroon itong itsura na tila ba isang ahas na naging bato dulot na makikita na kuhang-kuha nito ang kaliskis ng isang totoong sawa hanggang sa dulo nito na mahahalatang tila ba isang ulo. Wala mang patunay o ebidensya ang mga eksperto na isang ang nabubuhay na nilalang ang bato na ito noon ay maraming mga tao ang nagsasabi na isa itong Titanoboa na nabalutan lamang ng abo matapos pumotok ang isang bulkan sa lugar na siyang naging dahilan para mapreserve ang bangkay ng nilalang at magmistula itong isang ordinaryong bato lamang sa kasalukuyan. Number 1, Ogo Pogo. Ang pinakahuling ebidensya na pag-uusapan natin sa listahang ito ay ang tinatawag na Ogo Pogo na sinasabing nanirahan daw sa lawa ng Okanagan sa rehiyon ng British Columbia sa bansang Canada kung saan ayon sa mga residente na naninirahan sa lugar ay lampas 100 taon na raw nanirahan ang nasabing nilalang sa lugar. Nabatay sa description ng mga tao ay meron daw itong itsura na parabang isang dambuhalang sawa na mayroong mukha na para sa isang dragon na siyang naging dahilan para paniwalaan ng iba na ito nga ang nagsisilbing protektor ng lawa kung kaya't marami din ang tumatawag sa Ogo Pogo na Nahaatik na nangangahulugang sagradong nilalang ng tubig. Marami naman nang nakolektang mga video ang mga tao na sinasabing nagpapakita sa dambuhalang malaahas na nilalang na ito na naninirahan sa nasabing lawa
kung saan ayon sa mga video na ito ay maabot sa 50 talampakan ng haba ng Ogopogo na kasalukuyang inaalam pa rin ng mga eksperto kung tunay nga ba o totoo. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito, kaya para sa'yo, totoo nga bang meron pang mga Titan o Boa na naninirahan sa ating planeta? Paki-comment naman yan sa baba, at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.